23 ng Oktubre, Miyerkules ng 29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Isipin niyo ito, kung nalaman lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi ang dating ng magnanakaw, hindi sana niya pababayaang looban ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo dahil dumarating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaakala." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kanino mo ba sinasabi ang talinhagang ito? Sa amin o sa lahat?" Sumagot ang Panginoon, "Isipin niyo ito. May tapat at matalinong katiwala na pangangasiwain ng Panginoon sa kanyang mga tauhan para bigyan sila ng rasyon sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang Panginoon ay matagpuan siya nitong tumutupad ng gayon, mapalad ang lingkod na iyon. Talagang sinasabi ko sa inyo, pangangasiwain siya nito sa lahat nitong ari-arian. Ngunit maaari namang maisip ng lingkod na iyon, matatagalan pang dumating ang Panginoon ko at simulang pagmalupitan ang mga utosang lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Ngunit darating ang Panginoon ng lingkod na iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga di dapat. Maraming hampas ang tatanggapin ng katulong na nakaaalam sa kalooban ng kanyang Panginoon, pero hindi naghanda ni sumunod sa kalooban niya. Kaunti lang naman ang tatanggapin ng walang nalalaman sa kalooban niya, pero gumawa ng mga bagay na dapat parusahan. Hihingan nga ng marami ang binigyan ng marami at hihinga ng higit ang pinagkatiwalaan ng higit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hihingan nga ng marami ang binigyan ng marami at hihinga ng higit ang pinagkatiwalaan ng higit. Dahil pakikiisa sa buhay ng Diyos ang layo ng paglikha at pagliligtas, pakikiisa din sa misyon ng Diyos ang imbitasyon sa bawat isa. Ang pakikibahagi ay ayon sa kung anong partikular na handog ng Diyos. Handog ng Diyos ang kung anong meron ang tagasunod ni Kristo, tulad halimbawa ng talino, sipag, tiyaga, galing sa pagsasalita, pagkamalikhain ng kamay, ganda ng boses at iba pang katangian o kakayahan. Handog din ng Diyos ang mga nangyayaring pagbabago at pagsasanay ayon na rin sa dinaraan ng sitwasyon sa buhay. Lahat ay may responsibilidad na gamitin ang mga handog na ito bilang pakikibahagi nga sa misyon ng Diyos. Kaugnay nito, ang mismong pakikibahagi sa misyon ang siyang paghahanda rin ng sarili para sa pagdating ng Panginoon. Kaya ang kakayahan ng isang tagasunod, ang pagsasabuhay nito at ang pakikibahagi sa misyon ng Diyos ay isang katotohanan para sa mga tapat na alagad o lingkod ng Panginoon. Great gifts come with great responsibility. Ito ang isang bagay na nadiskubre ni Parker sa Spider-Man 3. Narito sa ebanghelyong ito ang batayan ng kasabihang ito. Pagsasagawa, anong regalo meron ka mula sa Diyos? Paano mo ito ginagamit bilang pakikibahagi mo sa misyon at paghahanda sa pagbabalik ni Kristo?
Thank you.